Hi guys, welcome sa Sip 9. In this video ay mag-solve na naman tayo ng isang puzzle, no? And papangalanan ko tong puzzle na to na Torn Out Pages Puzzle, no? So basahin natin. A toddler was playing with a book and tore out pages 7, 8, 100, 101, 222 and 223. How many pages did he tear out? Okay, so kung gusto nyo pag-isipan, no, bago natin ituloy yung discussion, pwede nyo i-pause yung video. Tapos balik kayo mamaya para tignan natin kung tama yung sagot ninyo. So, pause nyo na. Alright, so tignan natin kung tama ba yung sagot ninyo. No? So, dalawang cases, no? Dalawa yung possibility. Una ay yung 7 and 8, no? Ay isang sheet of paper lang siya, no? By the way, yung pages dito tsaka yung pages dito, medyo magkaiba sila ng meaning, no? Kasi yung pages na nauna ay yung mga numbers, no? Page numbers actually. However, yung pages na pangalawa, yun yung parang sheets of paper, no? Na pinunit nung bata, no? So dalawang cases again, no? Sinabi ko, no, kanina. Dalawang cases, no? So this is the center of the book. No? Yung gitna, no? Yung unang case is yung 7 tsaka yung 8 ay on the same sheet of paper, no? So ibig sabihin ito yung 8, tapos ang nasa likod nito ay 7, page 7. So ibig sabihin yung 7 and 8 isang sheet of paper lang siya. So pag pinunit niya yung 7, automatic kasama yung 8. Ang second case is magkaiba sila. So paano naman yung ganon, no? Paano pag ganon? So this is the center of the book. Yung center. Ibig sabihin nandito yung 7, nandito yung 8. No? So ibig sabihin ito, 9 ang kasunod nito. No? Okay. So dalawang cases yan. So this is case 1. And this is case 2, no? This is case 1 and this is case 2. Okay? Gitna natin ang konti. Okay? So for case 1, ano ibig sabihin ng case 1? Ano magkakasama? Magkasama yung 7 and 8. Ano yung susunod? 9 and 10, di ba? 9 and 10 ang susunod. So, ano magiging pattern niya? 9 and 10 ang susunod. So, ibig sabihin, yung magkakasama ay even, so sorry, odd, even, sa isang page, no? Add yung nauna, no? Odd, even. So, ibig sabihin, ano ang kasama ng 100? Is it 101 or is it 99? 99, di ba? Kasi mauna yung odd. So that's 99, 100. Tapos yung 101, ang kasama niya ay 102. Remember, odd, even. What about yung 222? 221 yung kasama niya. So 221, tsaka 222. And lastly, yung 223 kasama niya yung 224. 223 and 224. So lahat yan odd, even, and so on. Okay? Sa case 2 naman, ano ang sa likod nito? For case 2. Syempre ang sa likod ng 7 ay 6, 'di ba? Page 6. So 6, 7 naman magkasama. 6, 7. So even odd naman. Tapos 8, 9 magkasama rin. So yung 8, ang kasama niya ay 9. 8, 9, what about yung 100? Magkasama yung 101 tsaka 100, no? Kasi even muna mauna. 100, 101, tapos yung 222 tsaka 223. Ano ibig sabihin?
Sa case 1, ang number of sheets na napunit ng bata ay 5 sheets. Sa case 2, ay 4 sheets. So, bawat ordered pair dyan ay 1 sheet of paper. Okay, so ano ang tamang sagot? Actually, pareho silang tama. Depende kung ano yung kasama ng page 7 or page 8. No? Kasi dito siya magdedepende. So, pag yung kasama, di naman natin alam kasi natin nakita yung libro. Ibig sabihin, kung magkasama yung 7 and 8 na isang sheet of paper, 5 yung pinunit ng bata. Pero pag yung kasama ng 7 ay yung 6, 4 na sheets lang yung pinunit ng bata. So, both are correct. Depende doon sa condition natin doon sa una. Anong kasama ng 7. Okay, so that's it. Sana may natutunan kayo dito sa ating torn out pages puzzle. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and share. Huwag nyo rin kalimutan i-like yung video natin. I'll see you in the next video.